Nakausap ko si Ian Veneracion. Hoy Ian, bakit 500,000 lang ang ano mo, talent mo, doon sa parada? Ang liit-liit ha? Ay! Sabi niya sa akin, Jessa, ding dong, are you calling me a liar? It is an undeniable fact that I handed over 3 million yen to the two of you. Ay, Kuya, binati na naman niya yung anak niya ng happy birthday eh. Oh. At saka nag I love you. Oh. Eh, natural, Kuya, anak niya yun eh. Mahal niya yun. Ang masaklap nun, Kuya, kung kinalimutan niya yung birthday ng anak niya, hindi niya binati. Ito nga, inanap sa akin ng mga fans si Angel Locsin. Ay, oh, oh, ano na raw ang ganap kay Angel Locsin. Hello mga ka-abit, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Don. Ito naman po si Papa O. Yes, ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihilig sa amin. Ay! Itchy ka mo na! Dali! Ay, nako ha. Oo, sobrang hata mga issues for today's video. Ay, baka kailangan ng water. Make me smell. Ah! Make me hard. Ay, naku, eto na. So, nakausap ko si Ian Veneracion. Ay! Ito'y may kinalaman nga dun sa issue na siya'y binabash ng mga netizen. Mm-hmm. Dahil nga, yung iba ay hindi naman alam ang presyuhan ng mga artista. Oo, bakit daw ang mahal ni Ian Veneracion? Mm-hmm. Bakit daw 500,000 for 2 hours sa parada? That's 100 pa daw every hour in excess. Oo. Huwag muna pong mag-comment, huwag makisausaw kung hindi naman alam. Ha? Mm-hmm. Opo, tumawag na sa akin si Ian. Alam mo bakit? Bakit? May nag-i-inquire sa kanya. Tinanong ako anong number ni Ian. Wow. Sabi ko, tatawagan ko si Ian para itanong kung sino manager niya, para yung manager ang makipag-usap dun sa promoter na nag-i-inquire at gustong kunin si Ian. Ngayon, tumawag si Ian, binigay niya sa kanyang number ng kanyang handler, and then tinanong ko na rin siya. Sabi ko kay Ian, "Hoy Ian, bakit 500,000 lang ang ano mo, talenting mo, dun sa parada? Ang liit-liit ha?" Ay, maliitan ka? Oo. Sabi niya sa akin, "Oo nga pare, parang ang mura na nga eh, pero wala naman silang ganong budget. Wala rin ganong budget, so okay nang." Sabi ko, "Oh, binabash ka ngayon," sabi ko sa kanya. Eh, sabi ni Ian, "Oo nga eh, hindi ko naman alam kung anong galit sa akin." Pero, alam mo, at the end of the day, ang daming nag-i-inquire sa amin ngayon. Oo. Ang daming nag-i-inquire. At nakakatuwa dahil may Valentine show siya. Oh. Ang dami rin nag-i-inquire ng tickets. Wow. Oh. Nakaganda pa yata yung sinulat tungkol sa kanya. Kaya ang dami niyang bookings. Ah. Dahil ba alam na yung rate niya? Kaya alam na nung mga makaka-afford sa kanya kung kukunin siya o hindi? Oh, kahit sino maka ano noon, makabasa na, "Ay, 500, kaya namin 'to." Tawagin si Ian. Kaya natin to. Kung hindi kaya ng tarlak, kaya natin to. Ganon. Pero natutuwa na rin si Ian. Oo. Na, siyempre, you look at the brighter side. Mas marami siyang trabaho. Pero ayaw na niyang palakihin. Yung kiyip niya, Kuya? Then, titi... Ayaw niya na? Siyempre. TF. Ayan, sabihan na kasi. Teka, Nay, naitunan mo din ba kay Ian kung totoo yung isang lumabas na balita na parang nagko-contemplate sila mag-file ng kaso dun sa nagsulat? Ah, okay. Wala man binanggit si Ian. Mm-hmm. Kanina yun, ha? Kasi ito lang, ngayon lang natin nabasa yan. Mm-hmm. So, hindi natin alam, di ba? Mm-hmm. Pero walang nabanggit sa kasi Ian. Pero siguro, isipin na lang ni Ian, mas marami inquiry sa akin ngayon. Naku, Kuya! Ang dami pala nag-i-inquire ng racket ngayon kay Ian. Oo. Oh. Baka ang ending niyan, Kuya, manghingi ng balato yung nagsulat. Si Brenda po may sabi niya. Oo, paninindigan mo. Kuya, baka na. Nang racket, Kuya. Eh, sa palagay mo, magkano naman kaya hingi ng balato kay Ian? Eh, di Kuya yung sinulat niya. Ano sinulat niya? Na ano? 500,000. Diyos ko.
Diyos ko, good luck, no? Diyos ko. Anyway, yun lang. Pero sa totoo lang, pag nakikipag-deal po tayo, yung mga yan, yung mga promoter, yung mga kukuha ng artista, wala ho tayong karapatang mag-post ng ating mga saloobin tungkol sa paano nakipag-deal sa atin. Kasi syempre, pag pinost nyo yan, sino pa magtitiwala sa inyo pag nag-inquire kayo? Diba? Di kung ikaw nag-post o ikaw nagpa-post niyan, syempre matatakot na yung mga managers. Baka tanggihan ka na. Baka ang ending niyan kung sino-sino yung lapitan mo dahil tinatanggihan ka, isasagot nila sa'yo. Puno na schedule. Hindi ka nila tinanggihan pero puno na schedule. Ibig sabihin, ayaw ka na nila. Diba? Tsak niyan, hihina ang trabaho mo, hihina ang racket mo. Oo, kasi madaldal ka pala. Kasi dinadaldal mo. Hindi ka magkakatiwalaan. Diba? Kuya, yung nagsulat ba kayo po kayo dyan? Oy, hindi, in general. Diba? Kuya, yung mga in general mo, parang may tinutukoy ka talaga. Hindi, ano ka ba? Siyempre, pag matagal ka na sa industriya, pag matatagal na tayo sa industriya, diba, dapat alam na natin yung protocol na yan. Diba? Hindi para magpa-controversial. So, kuya, may tinutukoy ka nga. Ay, in general nga. Totoo si Ben. Anyway. Next topic na nga tayo. Si Mrena talaga. O, ito nga kay Jess at kay Ding Dong, hindi ba? Oo nga, isa pa yan. Oo nga, dahil nagpahayag na si Jess at si Ding Dong. Meron silang press statement. Ito na nga. Yung si Papa Fuji, si Fujiwara. Ito yung isang Japanese na tatay-tatayan at ninong ni na Jessa at Ding Dong sa kasalyata. Oo. Na tinutulungan sila dati pag sila nito Japan. Kasama dito si Joe Ed Serrano. Parang si Joe Ed Serrano yata yung nagpakilala kay Ding Dong at Jessa dito kay Fujiwara. So, ang kwento ay si Ding Dong at si Jessa merong silang condo unit. Sa Green Hills na binabayaran nila. So habang binabayaran nila to, hinuhulugan nila, parang ipinasalo. Pinasalo na lang kay Fujiwara. So parang naibalik yung kanilang na unang naibayad, yung monthly amortization. Tapos, yung kabuang halaga, sila na magbabayad doon. Sa developer. Pagkatapos silang i-assign na bago na yung may-ari. Anyway, na-forfeit yun, wala nang nagmay-ari nun. Sobrang tagal na. Siguro ng mga early 2000 pa ito. Tapos, ayan na nga. Yung si Fujiwara naniningil through FB My Day. Ano sabi niya? Sabi niya, "You are happy? You only paid 250,000 pesos for the condo you sold to me, and I paid you 5 million yen, but I didn't get it. Shouldn't you talk to Joel? And..." Joel, si Joel yun. Ah, si Joel pala yun. "And make amends? Please return 5 million yen. Aren't you embarrassed? To Ding Dong Abansado." Tapos, ayun na nga, so humihingi sa atin ng tulong. And then, ito na nga, lumabas na nga yan, ano? So, nag-statement ang mag-asawang Ding Dong at Jessa. So, ang kabuuan ng kanilang statement ay gusto nilang pabulaanan yung mga akusasyon sa kanila. At wala raw silang unpaid obligations kanino man. At wala raw silang nilokong kahit sino. Lalo na pagdating sa pera. Yun ang sabi, ha? Okay, yun ang buod niyan. Tapos, sumagot si si Fujiwara. Sabi niya, "Jessa, Ding Dong, are you calling me a liar? It is an undeniable fact that I handed over 3 million yen to the two of you at Makati Shangri-La and 2 million yen through Joe Ed Serrano. So I will not say that I forgot. The payment for the condo was only 250,000 pesos. So we discussed what we should do with Joe Ed Serrano and
Belinda Brights again at Makati Shangri-La. My Sweet Room and Jessa and Ding Dong cried and apologized. The discussion ended with them agreeing to pay 10,000 pesos each. However, I was paid only 50,000 pesos in the 3 installments until now. The condo is still out of my hands. This is an undeniable fact. Despite his sincerity in repaying the debt, and ako, hindi na yata siya nagsulat nito. Masyado na malalim. Despite his sincerity in repaying the debt and repeated demands, he brazenly maintains a complacent attitude, saying things like, "Dad, why are you fighting with us? I actually helped them as Ninong when they were in trouble. But now, they're calling me a liar. And Belinda and Joed can tell you the truth." So, ina-address niya to kay Ding Dong at Jessa. Reflect and pay. May emoji pa, di ba? Okay, so, since ito lang yon, wala masyadong paliwanag at sina Ding Dong at Marian, since umano naman yung rewind. Ding Dong Jessa to! Fujiwara ngayon, eh sabi mo matagal na forfeit yung condo. Siguro ngayon lang naniningil kasi kailangan ng pera siguro, hindi ba? Ewan ko, may post dito si Fujiwara Masahi na what I feel after getting cancer, sadness about whether I have money or not. So baka kailangan niya ng pera. Hindi naman natin alam kung siya yung tinutukoy niya mayroong ano, may karamdaman. Sana maayos to, no? Otherwise, talagang hindi natin alam kung sino ididimanda ni Ding Dong at ni Jessa. Sana maayos na yan, ano? Dahil ako naniniwala naman ako, no? Na para mag-react ng ganyan si Jessa at si Ding Dong. They know the truth. Kasi baka rin si Fujiwara, eh, meron siyang hindi rin naman alam. Di ba? Anyway, nakakaloka yan. Sana magkaayos sila. Okay na naman si Kuya, magkaayos na naman. Matapos ilatag, magkaayos. Alam mo, may tubig pa. Ay! Hindi ko makakasulukas ah! Ayaw mo sila magkaayos, para kang tanga. Ay, syempre gusto natin, di ba? Kaya nga. Lalo na kung ninong pa pala nila yung si Mr. Fujiwara, di ba? Eto nga, Diyos ko, ako ninong ako ni Malia. And bigla ko naalala. Nung January 18 ay birthday ni Malia. So binati siya ng kanyang ama, ni Papang. Ni Papang. Si Malia, my love, Malia. Tapos ano, sinagot ni Pokwang yun. Then nakita nga ni Maring Poki. Sabi niya, ayun, nagpakaama na naman sa Sokmed. Ang kapan. Mahal daw niya anak niya eh. Bakit di ma-delete lahat ng video namin ng anak niya sa YouTube na Pokli? Wala na kami connection, tapos na. Kasi nga, pinagkakitaan niya kami sa YouTube. Kapal, malino na exploitation yan. Oy! So ang hiningi lang ni Pokwang. Ay, kung hindi maibalik sa kanya o sa kanilang mag-ina, yung Pokli, eh dapat daw i-delete niya yung mga content na nandun si Malia. At saka, Loy. Teka, Kuya. Bakit? Kasi nagugulan lang ako eh. Bakit? Eh, Kuya, binati na naman niya yung anak niya ng happy birthday eh. Oo. At saka nag-I love you. Oo. Eh, natural, Kuya, anak niya yun, mahal niya yun. Ang masaklap nun, Kuya, kung kinalimutan niya yung birthday ng anak niya, hindi niya binati. Yun. Hindi, siguro si Poki ay napaplastikan. Hindi mag-get siguro ni Poki na, oh, mahal mo pala anak mo eh, bakit hindi yung pakiusap namin sundin mo? Bakit yung pakiusap namin na maliit lang, hindi mo kami mapagbigyan? Natanggalin mo yung Pokli or isoli mo sa amin yung Pokli since
sa amin naman yan. Ikaw lang nag-handle. Siguro ganun kay Maring Poco. Pero sa mata ng mga magulang, tama naman yung point ni Mrena. Pero syempre, wala naman tayo sa lugar ni Poki. Siya yung nakakaramdam talaga. At siya yung naka-experience sa ka-encounter kay Papangki. Eh, pero di ba napinayagan na ni Mamang Poki na ano, sumama si Maria kay Papang? Oo. So, akala ko okay na. Ewan ko ba. Oh, anyway, no. Oh nga, di ba, nung una, akala ko okay. Kasi nagbumatid, hindi pala okay. So, hindi ko alam kung saan galing yung mga hugot ni Poki. Although, alam ko naman yung story nila dati. Anyway, si Pokwang lang ang makakasagot niya. Kasi, parang nanggigigil pero nagtitimpi si Pokwang. Kung babasahin mo at dadamahin mo yung post niya. Baka meron pa siyang, ano, hindi lang niya masabi. Baka after magsama yung ama, may mga developments pa, may mga ganap pa after, no? Ako kasi naniniwala, Loy, no? Kunwari, sa amin mangyari yun ni Georgette, no, ng misis ko, na maghiwalay kami, hindi ko pipigilan yung mga anak ko, na doon kayo, mama nyo yan, eh. Diba? Baka mas magtampo ko pag kinalimutan kayo ng mama nyo. Diba? Or mas magalit ako. Relasyon yon ng mga anak ko sa nanay nila. Kung paano may relasyon kami ng mga anak ko, kung kami lang dalawa ang may issue, kami lang dalawa yon. Pero hindi namin haharangin yung relasyon namin bilang ako tatay sa mga anak ko at nanay siya sa mga anak ko. Babalik po ang... Ay, sandali na. Ano na lang mo ako? Sampalin ko kayo eh. Ayun ako. Oh, anyway, sana ma-resolve na yan. Ano? Oo. Ito nga, hinanap sa akin ng mga fans si Angel Locsin. Ay, ano na raw ang ganap kay Angel Locsin? Sila pa rin ba ng jowa niyang si Neil Arce? Sila pa rin po. Gusto niyo ba sila maghiwalay? Gawa niyo ng paraan. Alas stress na, oh. Tapos, yan nga, happy naman daw si Angel. Na talagang wala muna siyang softmed. Pero si Angel ay nililibang ang sarili. Kumbaga, binibigyan niya ng panahon ng sarili niya. Ano siya, parang nag-games siya. Games sa phone. Talaga? Oo. Siguro games din na, ano, ganyan-ganyan sa TV, di ba? So, yun ang pinakakabala ni Angel. Yung mga online games. Oh, malay mo, baka mamaya yung mga kalaban mo, Mrena, dun sa games mo, si Angel Locsin na pala yung isa dun. Totoo yan. Ano? Siyempre, yung mga nagtatago sa, ano yan, di ba? Yung mga alias. Yung importante, happy. Oo naman. Oo. At diba sabi nga ni Dimples Romana, dinalo nilang mag-ina. Napupuntahan niya daw si Angel anytime. Kumustahan lang. Yung magbabalik sa showbiz, baka for now, hindi muna. Basta nag-enjoy si Angel. At hinahayaan niya ni Neil. Binibigay ni Neil sa kanya yung ikaliligaya niya. Kasi naman, Diyos ko, di ba nung nag-artisa si Angel, hataw naman talaga si Angel. Grabe. Talagang lagari kung lagari, di ba? Work galore. Ang nakakatuwa na yun, no? Yung mga tao na ganyan na nade-detoxify nila yung sarili nila from social media, talagang nakakaya nila, di ba? Tayo nga, mawalan lang ng signal, natataranta na eh. Tapos si Angel, kinakaya niya, wala siyang telepono. Taray, no? Anyway, sana all, kayang wala ang telepono. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Dito po si Mama Loy sa mga nanonood dyan na hindi pa namin subscribers. Sana naman po mag-subscribe na kayo kasi malapit na po kami mag 1 million subscribers. Yay!
Madali lang po. Click na po ngayon yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigayin po yung aming episode ngayon at mayroon kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo po yung below. I-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Well, pag-click nyo yan, kayong unang naman na notify na meron kaming latest update. Mm-hmm. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana madali at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Nandiyan pa rin po yung vlog namin sa aming Disney adventure na muntik hindi matuloy. Yun na. Brenda? Yes, hello mga ka-update! Papalag naman po ng aking everything, M-R-E-N-A, yes. May 1,000 na. Yes, kuya, naka 1,000. Wow! 1,028. Diba? Oh, anyway, at syempre pa ang aking panayan naman sa magkakaibigan Janice, Carmina, Candy, at Jelly de Belen. Yeah. Sa kanilang road trip. At Diyos ko, ako yung naisalang nila. Diba? Sa tanungan portion. Ayan po sa OGDS Inspire na nasa I1PFC na rin po. At RCC Staffing Solution USA. Yes. Mas marami ngayon ang nag-a-apply. Sa kabila ng may isang nag-grant lang. Sa dami ng teachers na napadala nila, may isang nag-grant. Alam mo, nakakatuwa, no? Merong isang nagre-reklamo, pero ang mga comment, sa comment section, ay puro mga teachers na kontento, satisfied sa naging trato at pag-aasikaso sa kanila ng RCC Staffing Solution. So, lahat ng mga teachers nagpapatunay at kinokontra yung mister ng isang misis na teacher na naipadala. Kaya, ayan po, kitang-kita nyo dyan, ano? Puro mga pagtatanggol at pagpuprotekta at pagsasabi ng totoo ng mga teachers na ipadala at natulungan ng RCC Staffing Solution. Nabanggit pa yung pangalan natin, ano? Na binabanggit natin dito yung RCC Staffing Solution. Oo. In fairness, hindi kami dito mag-mention. Kung alam namin merong ano, hocus-pocus. Ito talaga legit. Legit sila. Tingnan mo naman, para ipagtanggol ka ng pagkarami-raming teachers, ibig sabihin, sila mismo naka-experience ng magandang pamamalakad ng RCC Staffing Solution. Sila yung mga patotoo na Kaya yung isang nagre-reklamo, siguro dapat niyang patunayan kung totoo yung kanilang claim, totoo yung kanilang reklamo, no? Pero para maraming magsabi ng kanilang magagandang experience, naku, ang hirap kalaban nun. At saka may opisina pong RCC Staffing Solution sa Davao, sa Pilipinas. Kasi puro naman online yan eh. Tama. Hindi naman kailangan personal pumunta doon. It's a matter of trust. O ang dami nagtiwala o paano. Diba? Kaya muli ay yung mga teachers interesado na mapunta sa US of A, mag-message lang kayo sa RCC Staffing Solution USA. Yes. Okay? Oo. Ang tagal na ho namin kaibigan yung si Romer. Tatampalin ko yung pag-ano. Gumewang-gewang siya. Hocus-pocus. Siyempre, hindi. At saka sa tagal din natin na binabanggit yung RCC Staffing Solution, wala tayo na-receive sa mga comment section natin na nagre-reklamo. Ano ka ba? Di ba na-meet nga natin ilang teachers sa US, sa New York? Sobra silang thankful. Diba? Correct. Anyway, oy, naku nga pala ng isang araw, napasyal tayo. Noy! Sa imbitasyon ng ating kaibigan si R.S. Francisco. Yes. Na laging nanonood dito tuwing umaga. Hi, R.S.! May bago ngayong ginikan ang rampa. Congratulations! Ito ay nasa Eugenio Lopez Drive yata. Yung papunta ng EDSA. Yon. Ay, nako, Diyos ko, kailangan yung puntahan yun. Bago, parang Uber din. Kung may Uber sa Pasig, dito naman sa QC, may rampa. It's a drag club. Drag club. Ayan. Ay, mahuhusay yung mga drag queens na nag-perform doon. Samantalang si Loy ay talagang pinalibutan ng mga lalaki. Wala po kong alam dyan. Diyos ko, wala ayan. Siyempre, hindi lang naman si R.S. Francisco. Madami sila dyan na nagtataguyod
ng rampa. Yeah. Oo, kasama dyan si Kuya Boy Abunda pala. Oh. Si Ay Siguera, tsaka si Lisa Dino Siguera. At si Madam Cecil Bravo. Ay, naku, Diyos ko. Ano, ha? Soft launch pa lang po ngayon. Watch out for their grand launch or grand opening sa February 10. Diba? Yes. Napakabongga. So, meron naman po tayong isang masaya at safe space, hindi lang parang sa LGBTQIA+ community, kundi welcome po ang lahat dito sa Rampa, di ba? Yes, ayan na. Congratulations, R.S. Francisco, my friend. Uh-huh. I love you, alam mo yan. We love you. Thank you, R.S. At ito po ulit yung lingkod, Papa o si Noji Diaz, sa lagi nito sabit, nagpapaalala sa inyo na tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayo makakalimot ha, na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilip sa amin? Ichika mo na! Dali! Parang sumasabit na rin dahil alam mo na. Alas 3 na. Buti na mag-knock-knock. Papalik mo na lang sa itim yung buhok mo.